sa Caloocan ay meron na silang 3 projects na na-sold out last year ago. Paano ba naman kasi ay napaka-competitive ng mga projects na binibenta nila sa market. Yung bibili ka ng bahay, tapos naka-solar panel ka na, kung saan ay nakatipid ka up to 70% of savings ng inyong electricity bill. Akmang-akma ito ngayon, lalong painit ng painit ang panahon natin. This time ay meron silang project dito sa San Jose del Monte, Bulacan, kung saan walking distance ito sa Walter Mart, San Jose del Monte, Bulacan. Walking distance din po ito sa Ayala Altaraza dito sa Barangay Tungkung Mangga, San Jose del Monte, Bulacan. At very accessible po sa lahat dahil isang sakay lang po kayo ay andun na po kayo sa SM Fairview, Novaliches Area, Quezon City, and Trinoma. We welcome you, our Blue Homes, Katmon, San Jose del Monte, Bulacan. I don't wanna go out on my own. Maybe we could stay and make a home. It's written on my heart and in my soul. You're the one good thing. And I don't think I've ever been so low. Cause losing you was worse than losing hope. And baby, I could never let you go. You're the one good thing I know. Rods Camacho here, isang licensed real estate broker, at andito tayo ngayon sa Barangay San Manuel, San Jose del Monte, Bulacan, kung saan walking distance tayo sa schools, public transportation, and even malls. Sa Blue Homes Katmon ay lahat ng binibenta nilang property ay single attached house and lot, at isa na nga po dito itong ating model unit. So for our model unit, we have a minimum lot area of yung papasukin nating buyers is yung kanilang dress up model unit. Binihisan nang sa ganon, ma-appreciate niyo kung gaano nga ba kalaki yung living area natin, kung gaano nga ba kalaki yung ating dining area, kung gaano nga ba kalaki yung ating kitchen area, as well as yung ating mga kwarto naman sa taas at sa baba. So welcome to Blue Homes Katmon Single Attached Model Unit. Remember when our hearts would overflow? So tell me that it's all okay. Tell me we will find a better way. Just tell me that it's all okay. Just tell me that we'll find a better way. For their main door, no? So they are using this solid na wood for their main door. And as you can see, pagpasok natin sa entrance, eto agad siya, no? Andito yung ating dining area. Tapos on this side naman is andito yung kanilang living area. Alright. So dito sa ating living area, meron tayo ditong isang bintana. May isa tayong bintana. Tapos on this side naman ay meron tayong isang bintana. So, ang idea dito sa ating living area is dito sa side na to, ilalagay natin or imamount natin yung TV sa side na to. Tapos dito naman, yung ating L-type na upuan. And dito naman sa ilalim ng hagdanan ay ang ginawa nila, naglagay sila dito ng storage area or mga built-in cabinets. Ayan. Tapos on this side is our 4-seaters na dining table. Makakaikot po tayo. And ang kagandahan pa dito sa bahay nito ay marami siyang bintana. Since tayo po ay single attached house and lot unit, meron tayong bintana on your front, meron tayong bintana on your side, at doon din po sa likod merong bintana. Mamaya pupuntahan po natin. Tapos dito pala sa gilid na to ay meron tayong access dito papunta sa inyong parking lot. Nang sa ganon, hindi mo na kailangang lumabas pa sa main entrance ninyo para makapunta sa inyong service area or dito naman sa inyong parking lot. So ang susunod naman po natin is yung ating
kitchen area. So sa kanilang kitchen area, wala tayong built-in cabinet na kasama. Ang cabinet lang nakasama is andito po sa baba. Tapos single sink tayo, meron tayong bintana dito sa ating sink area. Tapos ito, space for our refrigerator and sa ating gas range. Dito naman sa side na to is andito yung ating elderly or PWD room or guest room dito sa baba. Tapos, ang katabi po niya is yung ating toilet and bath. Dito sa ating shower area, yung tiles natin is from floor to ceiling. Then we have the shower area. Ayan po siya. Tapos, ito naman yung ating toilet bowl. Ito naman yung ating water closet. And this is our lavatory. So, this is your toilet and bath dito sa ground floor. Then, ito naman po yung ating elderly room. So, ang pinakamahalaga dito ay meron tayong isang malaking bintana. Kaya po ito tinawag na eco-friendly home. Isa sa mga dahilan nila ay yung bahay nila ay pinag-isipan kung paano makatipid ng kuryente. So, number one doon ay nilagyan na po nila ng solar panel para makatipid kayo ng up to 70% savings ng inyong electricity bill. Then, number two, ang ginawa naman ng developer aside from solar panel ay nilapara nila yung kanilang mga bintana. Nang sa ganon, mas maraming source of natural light ang papasok dito sa inyong kwarto. Hindi mo na kailangang buksan yung ilaw mo kasi maliwanag na dahil malalapad naman yung ating mga bintana. And aside from that, no, ang kagandahan pa dito sa kanilang model unit, hindi sila gumagamit ng sliding window dahil ang sabi nga nila, gusto nila 100% openable. So, pag binuksan lahat ng mga bintana, 100% yung hangin makapasok dito sa kwarto. Then, kagandahan pa dito, no, kasama na rin po itong kanilang mga screen para sa kanilang bintana. Sa ganon, walang insects na makapasok dito sa loob ng inyong kwarto or sa loob ng inyong bahay. So, lahat ng mga bintana natin ay mga awning type na window dahil gusto nila 100% makapasok yung hangin sa loob ng bahay. Okay, so next is itong mga bintana natin, ano? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So we have 5 windows dito sa ating ground floor for our single home model unit. So next is yung ating solar power. So andito na yung mga equipments natin. Ito yung pinaka-equipment ng ating solar panel dito sa indoor, no? So kung mapapansin ninyo, no? Ito po ay meron ditong panel, malaking panel. So ito po ay para sa inyong 1.8 kilowatt na solar panel dito sa bawat bahay. Siya nga yung dahilan kung bakit nakasave tayo ng up to 70% savings ng inyong electricity bill. So napakalaking bagay. So hindi lahat ng subdivision ay nag-o-offer ng solar panel sa bawat unit ng bahay nila. Okay? So next is our stairs. So dito sa ating stairs, yung railings natin ay bakal, yung handrails naman natin ay purong kahoy. Tapos yung pinaka-foundation po niyan ay semento. Then, yung steps naman po natin is yan po yung kahoy. Aakit tayo ngayon sa second floor. Dito sa second floor is andito yung dalawang malalaking kwarto natin at isang toilet and bath. Then, proceed tayo dito sa ating bedroom number 2. I think this is for kids. So, naglagay sila dito ng double deck na bed. Kung may dalawa kayong anak, lalaki, babae. So, para yan sa kanila. Meron tayo ditong study area. Yan yung space na to. Then, ang pinakamaganda sa lahat is meron tayong space pa dito para sa inyong cabinet. Ang turnover naman dito ay hindi lang kasama yung mga gamit. Hindi kasama yung mga curtain natin, hindi kasama yung double deck natin, as well as yung mga ilaw. As in, ang turnover natin dito, naka-tiles, naka-paint, and partitions na po. Okay? So, let's move. So, dito sa ating toilet and bath, complete na rin yung fixtures natin dito. Naka-tiles na rin yung ating shower area. Tapos, meron tayong ventilation dito sa side na to. Then, ito yung ating water closet. Then, this is our lavatory. Actually, this house is for sale. Then, ang package dito, as in lahat, kasama na. Parang fully furnished, no? Hindi lang kasama yung TV, wala tayong kasamang aircon, wala tayong kasamang refrigerator. So, ang price na ito, pag in-avail nyo po ito, ay 6.2 million pesos. Plus additional lang na 5% para sa mga miscellaneous fees. Then, this is it, no? Complete na siya, ito turnover sa inyo.
Okay, mamaya sasabihin ko rin po sa inyo kung yung buong detalye na kung magkano yung price for this unit. For now, proceed muna tayo dito sa ating house tour. So dito naman sa ating master's bedroom. Okay, at napakalaking kwarto po ito, no? So dito, naglagay sila dito ng queen size na bed. At kahit siguro king size na bed, no? Hindi siguro, ay kasyang-kasya talaga dito for sure yung ating king size na bed dito sa ating master's bedroom. So ayan, queen size muna na bed yung nilagay nila. Tapos dito sa side na to, ay meron pa tayo dito space. Ayan. Tapos naglagay sila dito ng cabinet. Naglagay ko dito ng isang chair. Meron tayong isa, dalawang bintana. Lahat po yan ay 100% openable. So casement window po yung ginamit nila. So may chair dito at merong isang maliit na table. Then that is our queen size bed. Then this is your master's bedroom for 5.7 million pesos. House and lot, single attached dito sa Blue Homes Katmon, San Jose del Monte, Bulacan. Future homeowners and investors, this is the price for our solar-powered house and lot dito sa Barangay San Manuel, San Jose del Monte, Bulacan, kung saan 15 minutes away ay andun ka na sa 3 Giant Malls in Fairview. Isang sakay lang ay andun ka na sa SM North, Trinoma, and Commonwealth via bus. Then, ito din ay malapit sa future na MRT 7 station dito sa Barangay Tungkong Mangga, San Jose del Monte, Bulacan. At alam nyo ba, walking distance lang din po ito. So, Walter Mart, San Jose del Monte, Bulacan, STI Bulacan, and Ayala Altaraza dito sa Barangay Tungkong Mangga, San Jose del Monte, Bulacan. Kaya napaka-ideal po ng subdivision ito para sa mga future homeowners and investors na gusto ng sariling bahay in an exclusive community at hindi kalayuan sa Metro Maynila. With a lot area of 72 square meters and the floor area is 70.45 square meters, this house has 3 bedrooms, 2 toilet and bath, and 1 parking lot. Complete yung ating turnover. Naka-tiles, naka-paint, and partition. Hindi lang po kasama yung mga gamit na andito ngayon sa ating model unit. So yung price ng ating single attached house and lot is 5,763,000 pesos. Then good news, dahil yung ating down payment ay 10% na lang plus, which is amounting to 576,300 pesos plus additional 5% na miscellaneous fee. That includes your bank charges and transfer of title, which is amounting to 288,150 pesos. So yung magiging total down payment ninyo, which is na payable naman for 12 months without interest, is only 864,450 pesos. Then, bawasan natin ang reservation fee na 20,000 pesos para makasecure na kayo ng unit. Then yung remaining balance ay yun naman po yung payable natin for 12 months without interest. Then yung inyong monthly down payment for 12 months without interest is 70,370 pesos. Then, yung balance natin ay payable naman po siya through bank financing. This is exclusive only for RCBC Bank. Then yung inyong monthly amortization for 30 years kay RCBC Bank, 34,507 pesos. So this 10% DP ay applicable lang po ito sa RCBC Bank. Don't worry guys, no, dahil hindi naman kailangan na maging account holder kayo ng RCBC Bank. So kahit wala kayong account sa RCBC Bank, as long as sumasahod tayo ng minimum of 115,000 pesos, ay po pwede naming i-process ang inyong loan sa RCBC Bank. Guys, si RCBC lang naman ang nagbigay ng up to 30 years loan terms dito sa Blue Homes Katmon. Sa mga buyer din natin na gusto ng 20 years lang i-avail yung loan natin dito sa Blue Homes Katmon, eto naman po yung inyong monthly amortization. 40,212 for 20 years and 60,221 naman for 10 years. Sa mga client din natin na gustong i-avail itong bahay na ito, this house itself is for sale. So yung price naman natin dito, kasama na yung mga nakikita ninyo dito sa ating video, no? Yung ating dining area, yung ating dining table, yung ating dining set, yung ating sofa, yung ating, as in ganito na lahat, pati yung mga curtains natin, pati yung mga blinds natin, at yung mga lightings natin, is kasama na po siya. So yung price natin dito, kasama na lahat, is 6,263,000 pesos.
Then again, yung ating down payment dito is only 10% and that is 628,000. Then mag-add lang tayo ng additional 5% from the TCP, which is yun naman po yung ating bank charges and transfer of title. So yun naman po yung payable for 12 months without interest, din yung inyong monthly amortization for 20 years through